Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ipagadya mo sa sakit dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat na nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila'y mapuno na matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat na nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ng mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at agaharing kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapagampong sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael at Angel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Panalangin ng Santo Papa Francisco sa Mahal na Birhen sa panahon ng COVID-19. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili o mahal na ina ng Diyos. Sa kasalukuyang nakalulungkot na sitwasyon na ang mundo ay pinaghaharian ng hirap at takot, kami napampun sa iyo, mahal na ina ng Diyos at aming ding ina, at nagpakupkup sa iyong pagkakandili. O Birheng Maria, itunghay mo sa amin ang mga mata mong mauin sa gitna ng pandemya ng coronavirus. Aliwin mo ang mga namimagiti sa pagyaon ng kanilang mahal sa buhay. Kadalas ay nililibing ng di man lang nasisilayan. Samahan mo ang managaalala sa kanilang mga may sakit na mahal sa buhay na hindi man lang nila masamahan para hindi sila mahawaan. Punuin mo ng pag-asa ang mga nabagabag sa walang katiyakang kinabukasan at bunga nito sa ekonomiya at hanap buhay. Ina ng Diyos at amin ding ina, ipanalangin mo kami sa Diyos sa manang-awa na ang laganap na pighating ito ay matapos na at muling sumilay ang kapayapaan at pag-asa. Isamo mo sa iyong mahal na anak tulad ng ginawa mo sa kasalan sa Cana Galilea na aliwin ang mga pamilya ng mga may sakit at mga biktima upang buksan ang kanilang mga puso sa pagtitiwala at pananalig. Ipagsanggalang mo ang mga doktor, nurse, ang mga tagapangalaga ng kalusugan at ang mga nagkukusa sa pagtulong na nasa unahan ng laban na ito na sinusong ang panganib maging sa kanilang buhay para sa kaligtasan ng buhay ng iba. Itaguyod mo sila sa kanilang pagpupunyagi, panatilihin mo silang malusog, malakas at mapagbigay. Manahan ka sa mga nag-aalaga sa may sakit araw at gabi at sa mga paring tumutulong at nagmamalasakit sa lahat dahil sa gampanin ng pagpapastol at pagsunod sa mabuting balita. Mahal na Birhen, liwanagan mo ang isipan ng mga nagsusumikap na tuklasin ang lunas para puksain ang virus na ito. Nawa ang mga namumuno ng mga bansa, taglay ang karunungan, pagmamalasakit at pagkamapagbigay, ay tulungan ang mga lubhang nangangailangan at bumuo ng panlipunan at pang-ekonomiyang lunas na isinasaalanghalang ang hinaharap at ang ikabubuti ng lahat. Maria na lubhang banal, pukawin mo ang aming budi upang ang inilalaan naming malaking pondo para sa pagtuklas at paggawa ng mga mapamuksang armas ay mailaan sa makabuluhang pagtuklas kung paanong sa hinaharap ay maiwasan ang ganitong mga trahedya. Minamahal naming ina, tulungan mo kaming mapagdanto na kami nabibilang sa isang malaking pamilya at kilala na may nagbubuklod sa amin upang sa diwa ng kapatiran at pagkakaisa, matigaw namin ang laganap na kahirapan at pangangailangan. Gawin mo kaming matatag sa pananampalataya at marugdob sa panalangin. Maria, kaaliwan ng mga nagdurusa, yabusin mo ang iyong mga nasisiphayong anak at ipanalangin mong hanguin kami ng Diyos at palayain sa kasalukuyang salot upang manumbalik ang mapayapang takbo ng aming buhay. Sa iyo na nagniningning sa aming paggalakbay, bilang pag-asa namin kaligtasan, pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili o maawain at maalam at matamis na Birheng Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Isama po natin sa ating panalangin ang mga naghandog ng misa. Pasasalamat nina De Jesus Mercader and Raniola family, Zonet Gonzalez, Isagani Cathedral and family, Heaven Ambing, Parugao Ambing, Aliover and Platts family, Kimberly Mohe and Leima Narbacan, Mr. and Mrs. Alberto Sosa and family. Para po sa natatanging kahilingan nina Joel Alili and Mary Melissa Alili, Chang Korean Corn Dog by Christina Ambing, Bon Apetu Baliwan Paranaque by Christina Ambing, Aniano de Chavez, Mark Anthony Lizardo, para sa kagalingan nina Manding Makalinaw, Saturnino Banyaga, Mena Zubol, Onopre Marudo, Dulce Corazon Mercader, Maria Mernani Arcilla, para po sa mabilisang pagaling ni Saturnino Banyaga, para sa kaarawan ni na Zonette Gonzalez, David Kaden Masaho, para sa mga yumaong kapatid na sina Emalina Mendoza, Gregorio Felipe, John Leonard Toto Alcazabas, Federico Pimentel, Manolito Barela, Nestor Banaticla, Dorotea Hernandez, Eliminada Serio, May Efren, and All Souls in Purgatory. Panatilihin po natin ang katahimikan at diwa ng pananalangin bilang paghahanda sa banal na misa.
Pagsitayo po tayo para sa Angelus. Sa ngala ng Ama na Anak na Espiritu Santo. Amen. Binati na anghel ng Diyos si Santa Maria at siya'y naghihilalang ng Espiritu Santo. Abagin o Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyo anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Abagin o Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyo anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao at nakipanayam sa atin. Abagin o Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyo anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo, Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan na anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay namang muli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanang una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanang una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanang una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang iyong telepono. Magsitayo po ang lahat. Upang tayo makapagsimula ng ating pagdiriwang ng banal na misa, sabay-sabay tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pangmagpakailanman. At huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di nababalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag,
sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo o poon, ay di magsasawa. Poon sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta ay hindi ginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa. At nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Kana, sa Galilea. Doon niya ginawa ang alak, ang tubig. Doon naman sa Kapernaum, may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya si Jesus na pumunta sa Kapernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea pagpunta niya roon buhat sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating patuloy na paglalakbay sa 40 araw ng Kwaresma tungo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay nasa kaligitnaan na. Tayo ngayon ay nasa Lunes sa 4th Linggo sa panahon ng Kwaresma. Kahapon, Letare Sunday, tayo ay inanyayahan ng mga pagbasa na magalak dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Ang tema ng kagalakang ito ng Ebanghelyo ay patuloy nating ipinagdiriwang sa araw na ito sa mga narinig natin na mga pagbasa. Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, matapos makaranas si Jesus ng pagtakwil ng kanyang bayang sinilangan sa Nazareth, pumunta si Jesus sa Jerusalem, sa Judea, para sa pagdiriwang ng kapistahan pampaskwa. Mula sa Jerusalem,
si Jesus ay bumalik sa Galilea sa Kana. Pinahayag ng ating Ebanghelyo kung paano nagpagaling si Jesus ang batang may sakit mula sa malayo. Jesus did a long distance healing sa anak ng isang opisyal ni Haring Herodes. Kung ating titingnan, si Jesus ay nangaral sa Kana. Ito ay may halos 20 milya mula sa Capernaum. At dahil kabayo ang pangunahing transportasyon noon, ang nasabing opisyal ay naglakbay mula Capernaum patungong Kana, sapagkat siya ay makikiusap kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak na nakaratay at may malubhang karamdaman. Siya ay desperado na lunukin ang kanyang pride bilang opisyales ng hari para lamang mahingi ang tulong na kagalingan mula kay Jesus. Kung kaya sinabihan ni Jesus ang opisyal na ito, humayo ka, ang iyong anak ay gagaling. Puno ng tiwala at pananampalataya, ang nasabing opisyal ay umuwi at nasumpungan niyang nabuhay ang kanyang anak sa parehong oras kung kailan pinangako ni Jesus ang kagalingan ng kanyang anak noong siya ay nasa Kana. Mga kapatid, ang pag-ibig at biyaya ng kagalingan ng Diyos ay nananahan sa ating mga sarili kung tayo ay tulad ng opisyal na ito na puno ng pagtitiwala at pagmamahal kay Kristong nagbigay sa kanya ng kagalingan. Ang kakayahan ni Padre Pio na magpagaling sa ating mga karamdamang espiritual at pangangatawan ay isang biyayang ipinagkaloob niya, hindi lamang sa ilan, kung hindi para sa ating lahat. Hindi mismo galing kay Padre Pio ang kapangyarihang ito. Siya ay daluyan ng grasya ng Diyos para sa ating lahat. Kaya naman tulad ng opisyal na ito, tayo rin ay handang maglakbay ng malayo upang masumpungan ang pag-ibig at kagalingang dulot ni Padre Pio dahil sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Ano ang mensahe sa ating buhay meron ang narinig nating Ebanghelyo ngayon na siya ring nais ipabatid sa atin ni Padre Pio? Na ang biyayang kagalingan na natamo ng anak ng opisyal ay ang kagalingang matatamo din natin kung tayo ay lumapit sa Panginoon, ang tagapagpagaling ng may tunay na kababaang loob, maigting na pananampalataya at mataimtim na pagdarasal at kusang loob na ipaubaya ang sarili sa kalooban ng Diyos. We trust in your power and grace that sustain and restore us, loving Father. Touch us now with your healing hands, for we believe that your will is for us to be well in mind, body, soul, and spirit. Padre Pio, ipanalangin mo kami. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inumin, nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Marapat na pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinulungan mong aming maitumpak ang kinamihasnang pagsalungat. Sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen. Hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Isaalaalam po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay. Siguraduhin ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos maipatong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ang kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Ang isasagawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin. At siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para po sa nasa kani-kanilang tahanan na hindi makatatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, atin pong darasalin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang narito ka na at inialay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Panalangin ng pagtitiwala kay Padre Pio, tayo pong lahat. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami ipamagitan sa makapangyarihan Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mga patalastas, tuwing Sabado ay may healing mass at healing liturgy sa ganap na ikasyam ng umaga. Ang ating pong parokya at pambansang Dambana ay naglulunsad ng scholar ni Pio para po sa mga nagnanais na tumulong sa programang ito para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Maari po kayong makipag-ugnayan sa may pamisahan o sa pisina ng ating parokya. Ating isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing, hindi na po iikot ang pari upang mag-wisik ng holy water. Mula sa altar ay darasalin ang prayer blessings at ang pag-wisik ng holy water. Maraming salamat po. Ang lahat po ng may ipapabless ay ilabas po ang mga religious articles. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga larawang ito, rosaryohan at mga banal na gamit na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.